So ngayong araw tuturuan ko kayong kung paano mag-start, mag-adlib or mag-improvise. So alam niyo ba yung improvisation? Yun yung ano eh, magko-compose ka on the spot base doon sa rhythm and harmony ng isang set of chords o ng kanta. So parang gagawa ka ng sarili mong melody. So alam niyo ba na sa improvisation, especially sa jazz improvisation, mas okay yung tumugtog ka ng maling nota pero nasa groove or nasa tempo ka kesa doon sa tumugtog ka ng tamang nota pero wala ka naman sa tempo o wala ka sa groove. Okay? So mas okay pakinggan, mas tamang pakinggan sa jazz yung kahit nagkakamali-mali ka ng note pero maganda naman yun and steady yung groove mo. Okay, so nagturo na ako dito sa YouTube ng one note improvisation. So paano mag-adlib ng isang note lang or ano yun eh, is rhythm improvisation yan eh, no? Kaya one note. So nag-focus lang tayo sa rhythm. So i-click niyo na lang yung video niya. May link sa baba. And also nagturo na rin ako ng pentatonic scale na pwede nating gamitin sa improvisation. Ayun. Pentatonic scale with the blues note. And then nagturo na rin ako ng 2-5-1. Okay, yun yung mga basic jazz line or basic jazz chord. And also yung mga licks, no? May mga tinuro na rin akong licks. So ngayon naman tuturo ko ay kung paano mag-start. No, yan ang mahirap eh, yung mag-start ka ng adlib, kung ano yung nota na tutugtugin mo, kung ano yung first note na tutugtugin mo. Okay, so ang ginawa ko, ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng isang chord lang. Okay, isang chord, tapos ilu-loop lang natin. Ito ay sa iReel Pro. Ayan, oh. So, naka-loop lang ako ng ano ba ito? D7. Okay? Naka-loop lang yan. Paulit-ulit lang yan, D7. So, habang naglo-loop yan, kakanta kayo ng rhythm. Okay? Wala mo ng tono. Just rhythm. Kasi yun ang focus natin, yung rhythm. Then, mamaya, lagyan natin ng note. Okay, for example, ito. 1. Ta 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 da. Ta 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 da ta. Ta 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 da da ta. Ta ta da da ta 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 da da ta 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 da. Tat 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 tat. Okay, so yung rhythm na yan, pag nakuha niya yan, ngayon lalagyan mo ng note. Okay, so anong gagawin, anong lalagyan nating note? Gagawa tayo ng set of notes. Okay, sa blues scale, no? Blues scale ng D7. So, base doon sa ganung rhythm, gagawin natin ang lalagyan natin ng note. Thank you.
tat 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 tarat tat. Okay, using the blues scale. Step 1 natin is pipili kayo ng isang chord lang na naka-loop. Okay? So paulit-ulit lang 'yon, paulit-ulit lang isang chord. And step number 2, kakanta kayo ng rhythm. Okay? Be sure na you are in a groove. Be sure na you are in rhythm. The simpler, the better. Huwag masyadong komplikado. Kahit ano lang, quarter note, then quarter note, tapos may eighth note, like ta-ta-tarad, ta-ta-tarad. Kahit yun lang, ano? Importante lang talaga, ma-feel nyo yung drums, ma-feel nyo yung groove nung kanta. And then, step 3, kung ano yung kinakanta mo na groove, lagyan mo ng note. Okay? Ngayon, in this case, dun sa yung set of note is the blues, no? Lagyan natin ng blues note. So random lang, no? Random kung ano yung pili lang kayo diyan sa mga note na 'yan, and then i-apply nyo dun sa rhythm na kinakanta nyo. And also, huwag kayong matakot na magkamali, no? Kagaya nga na sinabi ko, mas okay pakinggan sa jazz ang maling note pero tama ang rhythm and tama ang groove nyo. Okay, so huwag kayong matakot. And also repeat and repeat, no? Repeat. Pag nagkamali, ulitin nyo lang ulitin hanggang sa maging komportable kayo sa tugtog nyo.